Magandang hapon po, Attorney Mark. Hey, magandang hapon. Kasamang Angelo and kasamang ito, hindi ko makita. Sorry. Pelita po, Pelita. Pelita, sorry. Ayan. The last time we talked, we were just talking about yung possibility na masampahan magkakaso yung icing incident, no? Yes, tama. And then ngayon, nandito na tayo. Eh, totoong kinasuhan nyo na ng KSMBPI. The KSMBPI, oo. Abogado lang po tayo. Abogado. Ah, okay. You're the... Okay, people, ha? Let's put it clearly that Attorney Mark Tolentino is representing the Council of KSMBPI. Tama po. No, okay. Para dun so, po tayo... Yung kaso kasi ni Vice Ganda at saka ni Ayan Perez... Actually, may decision ng MTRCB, final and executory na kasi hindi na sila nag-appeal. So, masuspend sila ng 12 days. That is with respect to the administrative aspect sa ginagawa lang icing incident. But the KSMBPI, nag-file tayo ng criminal case doon po sa City Prosecutor's Office ng Quezon City. Ang final natin is Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. Okay. So, yun ang issue. Kasi what do you mean by Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime? That is with respect to obscene publication, so immoral conduct. So, ang batas na yan kasamang Pilita and kasamang Angelo, matagal na yan, 1930s or 1940s pa yan. But because of the cybercrime, nadagdagan. Dati, mababa lang ang penalty dyan, hanggang 12 years lang. But ngayon, because of the cybercrime, plus 1 year, or 1 degree higher, so 20 years na per count and 200,000 pesos penalty. Okay. A fine. Oh, so one count. Isa lang naman ang count na hinanong nyo. Ilan ba? Yes, isang count. Isa lang. Kasi kung naging dalawa, baka maging 40. Ano? Anyway, yes. Yung, okay. Are we saying, because, yun nga, no? Yung nagkaroon ng suspension, no, ng 12 days ang showtime because primarily because of this issue, hindi pa. So, ibig ko ba sabihin ito ay in a way yung sinasabi ng KSMBPI na ito ay isang bagay na maaring tinamaan yung mga Article 201, tinamaan din yung tinatawag nga ng mga rules ng MTRCB, may bearing kasi nabigyan eh ng may suspension decision, eh. May decision na ang MTRCB with respect sa kaso nila. Uh-oh. That's when na suspend sila, so magagamit po yun the administrative aspect. So attorney, magagamit po yun na isang basehan na sa probable cause. So magagamit kasi in the preliminary investigation sa Office of the City Prosecutor, ang pinag-usapan diyan is the probability of the commission of the offense. So hindi pa pinag-usapan diyan kung guilty yes, or not guilty si Vice Ganda at saka si Ayan Perez. Hindi pinag-usapan guilty or not guilty. Ang pinag-usapan diyan whether or not may probability ba of the commission of the offense. And malaking bagay yan, yung decision ng MTRCB. Malaking bagay yan na ibig sabihin, may basihan talaga kung may na basis. Makita ang kaso sa korte. Yeah. So ito nga, so again, itong pagsususpende ng MTRCB ay isang pwedeng basihan. Meron talagang na-violate when it comes to responsible na pagpapalabas o pag-action sa isang... May na-violate kasi in the very first place, of course, sabi nila, bawal ba ang kumain ng ice cream o kumain ng icing? Hindi natin pinag-usapan dito ang kumain ng icing or ice cream. Ang pinag-usapan natin dito is the general concept. Yung the totality of the evidence ang pinag-usapan natin dito. On the day of that event, doon po sa noontime show na yan. So yun ang pinag-usapan. Hindi lang yung bawal bang kumain ng ice cream? Criminal na pala kung kumain ng icing. Hindi ganun ang pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin dito, case-to-case basis yung sitwasyon nung panahon na yun. Habang kinakain nila yung icing, ano bang sitwasyon nung panahon na yun? Ano bang ginagamit nila sa pagkain? Paano nila ginagamit ang kamay nila sa pagkain?
sino ba yung mga kasama nila sa pagkain? Then sino ba itong dalawa na to? May relasyon ba itong dalawa na to? Kasi mm-hmm. there is a really a para matawag na based sa MTRCB decision, may talagang basihan talaga kasi iba naman yung pagkain ng icing sa malisyoso na pagkain. Yeah, it's the whole scenario, no? Even the reaction. Ba't ganun ang reaction ng mga iba kung kumakain ka lang ng icing? So, may mga ganung tipo, ano? Okay. Bago ko ilipat kay Partner Angelo, I just want to ask, no? Nag-submit na ng affidavit si, tama ba term ko? Counter affidavit. Joint counter affidavit. When you say joint kasi kasama ang Pilita, kasama ang Angelo, when you say joint, isang affidavit lang, basta silang dalawa. Silang dalawa na yung nag-ano-nood. So, yun ang tinatawag na joint counter affidavit. Okay. Sabi na lang nila doon ayun, na ano hindi sabi? Bawal kumain ng icing. Ayun, ang sinasabi nila. Tapos, ginagamit pa nila yung mga advertisements ng mga ibang mga commercials na yung kumakain ng hamburger, kumakain ng pizza pie, may mga kumakain ng manok. So, nagkumakain, hindi naman bawal yung kumakain gamit ang kamay kasi culture daw natin yan na kumakain ng using our hand. But hindi naman yung pagkain ng pagkain using our hand, hindi yung pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin dito is the general concept. Mm-mm. Paano mo kinain? Sinong kasama mo? Paano kayo nagkainan? Sino ba kayong dalawa? So, hindi lang parang literal na kumain ng icing criminal. Hindi yung pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin dito, paano kinain ng icing? Sinong kasamang kumain ng icing? At sino yung nagsubuan ng kumain ng icing? Yun ang pinag-usapan natin dito. Mm. Oh, tika. So, yung dalawa kasi mag-asawa. Oo. Tsaka yun nga. May bata pa sa show. Yun may relasyon yung dalawa. So, may relasyon ng dalawa. So, iba kasi magkainan ng icing na ganun na hindi naman, hindi nga horizontal, vertical ang pagkain eh. Tapos, may aside sa vertical na pagkain, silang dalawa, they have sexual relationship. So, iba kasi pag kumain ka ng icing sa iyong kaibigan mo, sa kasamahan mo sa trabaho, iba yon sa pag may romantic and sexual relationship. Baga merong parang iba, biruan yung dating. Oh, hindi. Oh, may ganon. I know what you're saying. But mas malalim yung ibig sabihin doon. Then another issue is, ang kasama nila, mga kabataan, mga bata na minor di edad, in fact, may mga, I think, below 10 years old data yung mga bata na kasama nila or below 7 or 8 years old. So, yun ang issue. So, in fact, hindi ang kapisanan ang nagsasabi noon. It's the MTRCB. Ang basihan natin sa pag-file ng kaso is based on the decision of the MTRCB. Ah, okay. So, ibig sabihin, kahit na medyo marami na ring lawyers before na nagsasabing pwedeng makasuhan, no? So, ibig sabihin, hinintay muna ng KSMB, MPI, na mauna ang MTRCB na mag-desisyon muna. Yes, oh, tama. Bago so, nagkaso. Okay. So, hinintay natin yung desisyon ng MTRCB kung ano talaga ang desisyon nila. Kung masasabi ba nila na immoral or obscene yun, hindi pwede for general patronage yung ginagawa nila, which by decision ng MTRCB. Mm-hmm. So, yung pag-file kasi ng KSMBPI or Kapisanan ng Social Media Broadcaster ng Pilipinas, ang criminal aspect is not the civil or the administrative aspect. It is the criminal aspect ang basihan sa pag-file ng kaso. Oh, okay. Okay. Sige, lipat ko muna kay Partner Angelo. Balik po ako sa karagdagan. Attorney, magandang hapon. Kailan ba umpisa ng hearing bista nito sa korte? Actually, kahapon. Kahapon may hearing na. Pumunta si Vice Ganda at saka si Ayon Perez. Actually, yung usapan sa based sa notice, 8 o'clock in the morning. So, we were there at exactly 8 o'clock in the morning. But nung pagpunta namin, exactly 8 o'clock, tapos na daw. So I think pumunta si Vice Ganda more less mga earlier than 7 o'clock or earlier than 8 o'clock. Nag-take oath na sila, nagpa-administer ng oath na sila with the prosecutor ng Quezon City. Oh, hindi ba unfair sa inyo yun? Kayo ang respondent? Kayo ang nag-file? So we will know. We will know in our next hearing kasi nga nagtaka kami. Nung pagpunta namin doon, exactly 8 o'clock in the morning, tapos na.
tapos na daw, tapos yung mga tao wala tamang office hour ng panahon na yun kasi nga nag-flag ceremony. So alam namin na hindi pa nag-start kasi nag-flag ceremony, but we were there at 8 o'clock in the morning. Pumasok kami, pagpasok namin umalis na daw. But one of my friend there nag-report sa atin na naka-face mask daw, so hindi nakilala na si Vice Ganda pala yun kasi naka-face mask. Tapos may ibang suot din, I think may mga bodyguards na kasama. So yun ang sabi. Pero, so hindi ko ma-confirm kasi hindi ko nakita, based lang sa report na sinabi sa atin na pumunta. But nakita ko yung affidavit na pinirmahan, may perma talaga ni Vice Ganda at saka ni Ion Perez. So yung main agenda ng first hearing, attorney, para lang tumanggap ng counter affidavit ng dalawa? Ang parang agenda, ganun ang labas? Parang ganun ang labas na pumunta sila doon, nag-take out, hindi namin naharap. So yun ang sitwasyon. So hopefully by next hearing, which will be on November 13, humarap na sila. Humarap sila kasi this is a preliminary investigation. Para malaman talaga ng prosecutor's office kung may basihan ba. Kasi ang ginagawa natin pag file ng kaso is the kapisanan is only acting as a watchdog of the cyberspace ng Pilipinas. Yung tinatawag na tinatawag na social media, binabantayan as the an advocate private organization. Wala ba kayong pakiramdam na medyo naging unfair sa inyong side yung ginawa ng prosecutors? Hindi. Na pinayagan silang paalisin ng hindi mo lang kayo nagkaroon ng confrontation. Yun ang hindi pa natin masasabi. We are still checking on it. Anyway, may November 13 pa naman. So we will know. We will know kung may yung hinala ng mga kasamahan natin, iba. We will know kung tama ba yung nangyari kasi last time, pagpunta namin 8 o'clock in the morning, wala talaga siya kasi nag-take out siya earlier than the scheduled date. Pero yung prosecutor, wala akong binigay na explanation. Wala. So, ang naharap lang namin, pagpasok namin sa office, wala na doon si Vice Ganda at saka si Ion Perez, kung hindi yung mga abogado niya, mga apat na lawyers ang pumunta. Pero si Vice Ganda, may kasama daw siya mga 8 or 10 bodyguards. Hindi, matindi. Paano, isang wild question na attorney, paano kung dumating sa proper ng bistahan na may hearing na sa korte at actual hearing, i-request nila, i-petition nila na i-summon yung mga bata para on their side na gagamitin nilang depensa sa kanilang ginawang pagkain ng icing. Right naman nila yan kasi this is a criminal case. In a criminal case, the accused is presumed innocent. They are the accused, so they are presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So the burden of proof is with the prosecution or the complainant. So ang kapisanan, and kung example, inakyat sa court yan ng piskalya, the prosecutor, sila ang may burden of proof to present evidence na guilty talaga yung dalawa. Kasi yung si Vice Ganda at saka si Ian Perez, wala naman silang obligasyon na magpresenta ng ebidensya na inosente sila. Because they are always presumed innocent until proven guilty and reasonable doubt. Opo. Pero pag nasa stage ng piskalya, attorney, di ba may effort yun ang piskal na mag-settle kayo, magkaroon ng compromise between two parties? Wala naman ganun. Actually, pwedeng ganun. Di naman bawal yan. But ang trabaho talaga ng piskal, hindi naman siya mediator. Ang trabaho ng piskal is to conduct investigation kung may basihan ba yung tinatawag na preliminary investigation, to check kung may basihan ba yung pag-file ng kaso laban sa kanya. Yun ang pinag-usapan dun sa preliminary investigation. Yung mga settlement, that's off the record yan, wala yan. Actually, yung settlement, pag-usapan yan, kahit wala sa piskal, kahit sa labas, pag-usapan yan, wala namang problema yan. But ang pinag-usapan dyan sa piskalya is with respect sa probability of the commission of the offense. Wala bang mga supporter si Vice na lumalapit sa inyo, Attorney Mark? Actually, wala namang lumalapit sa atin, walang lumalapit. Ang kuan lang natin, nung pagpunta lang niya doon, hindi na, walang nakakilala. Kasi nga, iba ang suot, parang iba ang damit, iba ang hairstyle. So, hindi natin nakilala kung siya ba yun.
please sa report natin ha. May pumunta daw doon, may iskanda daw. But isa o dalawa lang na-confirm, yung iba hindi talaga nakakilala. Napansin lang na iba to kasi may ang daming bodyguard na kasama, apat o lima yatang abogado, then maraming mga bodyguard na kasama. But hindi talaga siya nakilala kasi naka-maskara, naka-face mask, iba ang suot, iba ang hairstyle. So hindi talaga siya napansin kasi iba yung iba yung styles, yung buhok niya nung sa mga TV shows niya. Iba naman sa yung araw na yun, yung Monday. Call of Justice. Opo. Monday. Opo. Doon sa CCTV ng Hall of Justice, wala kayong na-request tingnan? Hindi ko na nakita, ko na-confirm kasi naka-perma naman siya sa counter affidavit na file naman sa piskalya. So na-confirm natin na siya talaga naka-perma and na-confirm yan ng na prosecutor. But yung main complainant, yung representative ng complainant, who is Dr. Olarte, hindi talaga niya nakita. Ako mismo, hindi ko din nakita. Oh, andun pala si Dr. Leo Olarte. Yes, nandun siya. Siya kasi yung representative ng kapisanan. Lawyer lang tayo. So, pagpunta namin doon, almost sabay kami dalawa ni Dr. Olarte. Wala na doon si Vice Ganda at saka si Ian Perez. Ang nandun, yung mga abogado na lang niya, mga apat or limang abogado. Ano reaction ni Dr. Leo? Na, doon. Bigla. Bakit nawala daw yung complaint? Wala daw yung respondent. Yun lang. Dapat may explaining yung prosecutor. Ba't dinismiss niya yung dalawa? Hindi pa tapos. Dapat mayroong... Dapat hindi pa sila umalis until hindi pa tapos ang preliminary investigation. Yun. So, bakit sabihin, kaya? Magkano kaya? bakit kaya? Ganun, nabigyan ng parang VIP treatment sila, Vice Ganda doon. Parang ganun ang nangyari. But we will know. We will know ngayong November 13 kung ano talaga nangyari. Kasi nabigla, mismo ako nabigla. Kasi pagpunta natin doon, nandun daw, tapos umalis na. Hindi pa nga nag-start ang or hindi pa tapos yung preliminary investigation. Nawala na sila. At saka walang ginawa yung fiscal na i-hold sila. May ka-clarify ako. Yeah, partner. Tungkol lang po doon, no, yung proseso. Kasi I think mahalagang matutunan natin yan. Ano? Yes, yes. Yung magka-counter, ano, yung kinasuhan, kailangan ho ba ang presence talaga nila? Dito yes, sa mga, sila, lalo na during dito. During preliminary investigation, ni-require ng piskal na mag-submit sila ng ebidensya nila. Mm-hmm. Okay, kasi pag ang una kasi mag-file diyan yung complainant, mag-file yes. sa piskalya. Oo. Mag-file sa piskalya, yung office ng fiscal's office bibigyan yung kaso ng docket number. Mm-mm. Yun lang yan. Pag take out ang complainant, mm-mm. tapos after take out ng isang piskal, pupunta sa office ng prosecutor, then bibigyan ng docket number. Mm. Tapos paghintay ng ilang araw, when is the date kung kailan ang preliminary investigation. Mm-hmm. Then, ang kung respondent, may notice na ma-receive yan. Nakalagay doon that he or she is required to submit counter affidavit, otherwise, he is waiving his right to present evidence. Mm-hmm. Kaya ganun. So, mag-submit siya ng counter affidavit on the day of the preliminary investigation. So, on the day of the preliminary investigation, ibig sabihin, pag nandun sa preliminary investigation, nandun talaga dapat siya. So normally dapat nagkaharap talaga ang complainant yes. at saka yung respondent. Oo, sa bagay kasi sila yung mag-oath na aking affidavit ito eh. Oo, mag-oath sila. Personal, dapat normally yes. in front of the private of the complainant. Yun ang dapat mag-oath sila. But hindi yun ang nangyari on that day kasi hindi nakita ni Dr. Leo Olarte on Monday. Okay, so in other words, yung ang nangyaring yun na na mas maaga sila na in-oath kahit na nandun ang lawyers na naiwan ay hindi ganun ang usual or normal process. Yes, tama. So, yun hindi yun, ano? Process. Okay. Kasi normally, ang lawyer at saka yung mga kliyente sabay pumasok tapos sabay din umalis. Okay. So, pag may kaso, sabay kayong pumasok. Sabay kayo lalabas. Office of the prosecutor or doon yes, sa yes. court. Uh-oh. Kung hindi magkasabay, at least almost the same kayo pumasok. But normally, paglabas, sabay kayo lumabas. Tsaka yung... Normal na, sabay ang usado or yung kliyente at saka yung abogado,
sabay lumabas yun. Uh-oh. But hindi yun ang nangyari. Saka the other party must also witness na nag-oath-taking talaga yung mga sinampahan ng kaso. Yes, yes. Dapat oh, na-witness nyo rin yun, ano? Oo. Yun ang normal. Normal yun situation. Normal situation. Mag-oath okay ka sa isang complaint, counter-affidimit. Yes. So kahit pasabihin na may lawyer naman kaming iniwan doon, hindi yun ang normal. Dapat nandun ka kayong mga kinasuhan. Ganun yung point. Okay. Now, I want to ask again. Kung sakali na kaya napayagan, meron silang sinabmit na mga reasons like maybe, you know, we have a flight, may work kami, or may kailangan gawin, no? Let's say at something like, yung i-justify nila why we cannot come on 8 p.m. but we 8 a.m. but we can go earlier. Kailangan mo ba pag may mga ganun, meron din kayong kopya? Dapat mag-file sila ng motion. Motion to set for an early date, early okay time, mayroon ganun. Motion ang igagawin nila. Hindi pwede na verbal na pupunta doon. Bigla-bigla lang. So, may motion na gagawin. So, yung then motion na yon, they will file... Copy furnish ang complainant. Oh, copy furnish kayo dapat. Tama? Pero wala kayong ganun. Wala. Hindi nangyari. Yeah, so, yun yung mga inaano ko lang. Yung... We will give the prosecutor office the benefit of the doubt. Why? So, let's see ngayon November 13 kung anong mangyari. Okay. Kasi okay, ang gagawin naman ng November 13, ang complainant mag-submit ng reply of the counter affidavit. Replyan nila yan. Yeah, but at least, attorney, we know what is normal. Ang normal is kung gusto mo nang hindi ka makapunta dito, may motion. Diba? Tapos, kailangan may copy kayo para alam ninyo. So, I don't think kung pupunta ba talaga yung mga private, yung mga respondent. Kasi, normally, respondent pupunta. Pero pwede naman hindi pupunta. But usual sa based on my experience sa litigation, the normal, pag nagsumagot ang complainant, nandun din ang respondent. Mm-hmm. Yun ang sitwasyon. Mm-hmm. But I don't think so kung pupunta ba sila kayo November 13. Kasi November 13 is the next hearing. Submission naman yan ng reply of the counter affidavit. So, tingnan natin kung pupunta doon sila Vice Ganda. Kasi tingin ko parang pumunta lang sa dali, umalis agad. Parang pre-arranged ba? Parang gano'ng nangyari. So, we will know kay November 13 kung pupunta ba sila o hindi. Yeah. I think pinaninindigan nila eh. Kasi yung sinabi rin, no, yung statement nga ng ABS na tinatanggap nila, nire-respeto nila yung sa MTRCB, pero that doesn't mean they're accepting that they are wrong. Yeah, yes. Parang gano'n, hindi ba? Gano'n yung kanilang statement. Okay. Ewan ko, may oras pwede pa ho ba? Matanong ko lang kahit konti, si Tony Fowler po. Kasi yung Tony Fowler case naman, kahapon din yun. Kahapon. Uh-oh. May investigation sa NBI, hindi sumipot. Ah, hindi ulit sumipot. Sumipot, sinab niya yung NBI, so ang kaso is submitted na for resolution. Okay. So pag hindi ka sumulpot, pwede nang ano na... Na-wave na yung right niya. Na-wave na yung right niya. Ganun. So the case is now submitted for resolution sa NBI. Then pag may basihan sa NBI, iakyat nila yan sa proper prosecutor's office. And i-update ko din, kanina, yung umaga, nag-file din kami ng kaso against the mga Viva Max artists. Number one, of course, last week, nag-file tayo ni Angeli Kang, 6 counts of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. And kaninang umaga, nag-file din tayo ng criminal case against AJ Raval, 13 counts yun kay AJ Raval. Mm-hmm. Tapos si Miss Misola, Aliana Misola, 12 counts. Wow. Azzy Acosta, 1 count. Ah, so lima yun sila halos. Apat sila. Apat. Plus si Tony Fowler is lima. Lima. Then pang-anim si Vice Ganda at saka pang-pito yung boyfriend niya, si Ayon Perez. Sa pito lahat ang dinimanda ng kapisanan as of today. Pito. And you are the lawyer of all the cases. Yes, yes. Yes. Ayun yung magano. Mr. Mark, nako, ay ready ba kayo sa mga ano? Alam mo naman. The threat. Dito sa kanyang bombardment, di ba? Alam mo naman, maramihan din yan. Marami pa rin nagsasabi, ay nako, bakit yung ginaganyan sila? Mga ganyan, ano? Trabaho lang naman. I'm just a lawyer. Doing my job as a lawyer. Mm-hmm. So for the, ginagawa natin to, actually, ginagawa natin to, this is not for myself or for the interest ng KSMBPI. Hindi. This is for God, for country, and for the Filipino people. Yeah, because of the moral decency, medyo bumabagsak. Yes, because the SMBPI is a private organization.
Yeah. This is an advocacy-based organization. And this advocacy, okay, para lang po sa mga tao, you are focused on obscenity. Yung yes, action. Tama. So more yes, of that lang. Okay. So people cannot expect a lot na parang, ah, nagmura siya. Ay, ganito sinabi niya, tapos sasampan niyo ng kaso. It's more I of did. The sexual, sensual, ano? Parang yun yung nakikita natin eh, yung may sexual parang ganun, kasama yun. Kasama yun. So, so there, if you check that, what ano yung commonality ni Vice Ganda, Ayon Perez, Tony Fowler, at saka yung apat na mga Biba Max artist. Sexual yun, activity. Eh, no? Sexual so, acts yung focus what people natin. See, parang what people see, no? Yes, okay. Yung nakikitang ganun. Okay. So, last question po, para lang po sa mga tao. Kayo ba'y member ng KSMBPI? Actually, on process pa. On process. So, they're asking me to be a member, to be a director. But ngayon, I'm really a lawyer. Lawyer ako nila. Okay. But of course, kung tingnan mo, if you check my sa likod ko, I'm also a blogger, so I'm qualified to be a member. Okay. Kasi para kasi hindi naman automatic member, may mga seminar pa yan. Mm-mm. So on process. Ah, okay. So at least medyo ano natin para sa mga tao, as of now you are the lawyer of KSMBPI, but yes, in the process yung membership. Yes, in the process. Okay, kasi may mga seminars pa. Ah, okay. Ah, ganun ba? May exam pa. Sabi pa naman sa amin ni, yung president. Sabi niya, pwede kami mag-join. Ganyan-ganyan yung pala mahaba yung proseso. Oh, kaloka. May seminar din. Okay, thank you very much, Attorney Mark Tolentino, sa update. Thank you, Attorney Mark. Okay. Thank you, DCAR, and sa lahat po ng mga followers, mga listeners ng DCAR. Ingat kayo, Attorney. Ingat mo. Maraming supporter. Ha? Maraming supporter yan sa yung dalawa. Actually, sa lahat, maraming mga supporters. But we are, hindi naman, ang pinag-usapan natin dito, hindi naman padamihan ang support. Kundi ano yung tama, ano yung moral, and ano yung makabubuti sa taong bayan. Yun ang focus natin. Okay. Thank you po. Right. God bless you. Thank you. Okay. Attorney Mark. Ayan. O, diba?